you. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagpasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Dobling paggalang din po sa ating minamahal at ginagalang mahal Pastor Willie Estrada Almeda. Ganon din po ang pag-alaala sa mga turo at aral ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeda. And to all the beloved children po, good afternoon po sa inyo po mga minamahal. Ako po ay napupurit ng papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapalang pinagkaloob niya po mula nung kami po ay nakakilala sa Kanya. Year 1987 po, kami po ay nasa dako ng Leyte. Nagkaroon po ng karamdaman ng aking mahal na ina. Hindi po namin malaman dahil po kami po ay nasa liblib na lugar. So wala po kami, malayo po kami sa bayan. Naghanap po ng kagalingan ng aking mahal na ina. Natatandaan ko po, maliliit pa po kami magkakapatid noon. Tuwing alas 6 po ng hapon at alas 9 ng gabi, kami po ay nakaluhod, nagdarasal po. Subalit wala pong nakamtan na kagalingan ng aking mahal na ina. That time po, ginamit po ang aking mahal na tita po at saka lola ko. Hindi po namin alam na sila po pala ay nakakilala na sa mahal na Panginoon year 1984. Sumulat po sila sa amin, siniran niya po kami. Sinabi niya sa aking mahal na ina na manood daw po kami lagi sa telebisyon. Channel 13 po, nagpadala din po siya ng mga leaflets. At that time po, mula po nung nanood po kami sa telebisyon, hindi po namin namalayan na nagkaroon na po pala ng kagalingan ng aking mahal na ina. Hallelujah, praise the Lord. Kahit na napakalayo po namin mga minamahal, through television po, nanonood po kami sa gawain. Doon po naalala ko po mga minamahal kung gaano po makapangyarihan ang pangaral ng ating minamahal, ginagalang na mahal pastor. That year po, year 1987, bagamat kami po ay nasa murang edad po namin, tandang-tanda ko po ang mga pangyayaring yun. Yun po yung year na nag-declare ang ating mahal pastor na communism is satanism. Namulat po kami nung mga panahon na yun na sa putukan po ng barel, sa gulo po ng paligid namin, magigising po kami ng madaling araw, nilulusog na po pala yung kampong malapit sa likodan ng bahay namin. At normal na po sa amin yung makakita po ng truck-truck ng mga sundalo po. Dahil that time po, tunay na laganan po yung ang rebellion po, ang mga NPA po, napakadami. Subalit mga minamahal, nagpadala po ng leaflets ng tita ko that time. Pinagdidikit po namin yan sa dingding, sa aming, sa bahay po namin. Kasi po, puntahan po kami ng mga sundalo at NPA po, nakikisahan po ang aking mahal na ama. Pag nakikita po nila yung leaflets na yan na nakadikit sa aming dingding, tinatawanan po nila yan. Subalit tunay na napakapangyarihan po ng pangangaral at salita ng ating mahal na pastor. Sa unang dalangan, tunay na, alam niyo po mga minamahal, nung nangyari po yan, nung nag-declare ang ating mahal na pastor, napanood po namin sa telebisyon, tunay po mga minamahal, hindi po namin namalayan mula ng mga oras na yun, unti-unti pong nawala ng puwersa ang mga NPA that time at tunay po na tumahimik po ang aming lugar. Kaya papasalamat po kami sa mahal na Panginoon, sa mga himalang yan. Napasalamatan ko rin mga minamahal kung di po kami naabot ng mga pangangaral ng ating mahal na pastor. Nasaan po kami ngayon mga minamahal? Napakalayo po namin. Minsan po naisip po, ang layo po pala namin. Subalit naabot po kami ng habag ng mahal po noon. So nung dalangin po ng aming minamahal, ginagahalang lang mahal na pastor, ating beloved children, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa pagpapalang yan mga minamahal. At akin din pong pinapasalamatan mga minamahal. Nagkaroon po ng, kami po ay naka-encounter po ng disgrasya po sa dako ng NLEX po. Tanghaling tapat mga minamahal, kambuhanan ko po yun sa panganay ko. Mabilis po ang takbo namin, tapos naputukan po kami ng gulong sa kalagitnaan nun. So balit nakapag-review po kami ng aking beloved husband. At tunay po na pinag-inangatan po kami ng mahal na Panginoon. Wala pong nangyari sa amin, praise mga Lord, mahal. Ganun din po, this year lang po, last January po, galing po kami ng overnight. Pauwi na po kami, mga 4:30 po, nasagi din po ang aming sinasakyang van. So balit pinag-ingatan din po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa abang ng panalangan ng ating mahal na pastor, maraming maraming salamat po, mahal na Panginoon Jesus.
Akin din po pinapasalamatan mga minamahal, kagalingin ng aking mahal na asawa last year po. Nagkaroon po siya ng paalala. Akala ko po mga minamahal, mawawala na siya. Subalit, tunay po, andyan ang mahal na Panginoon sa nadalangin natin, mahal na Pastor. Pinagkaloobang po siya ng kagalingan, mga minamahal. Hanggang ngayon po, andyan ang kalakasan na nagagaling sa ating mahal na Panginoong Jesus. At ganun din po, aking pinapasalamatan mga minamahal, ang pagpapalang pinagkaloob sa akin ng mahal na Panginoon. Pinagkaluban niyo po ako ng trabaho na malaya po ako makadalo na tatlong beses sa isang linggo. At ganoon din po, walang hadlang mga minamahal. Akin din pong pinapasalamatan mga minamahal. Bagamat di po kami karapat-dapat, ang aking buong sambayan po ay ginagamit sa banal na obasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang aking mahal na ina na dati po ay siya po ay mahina ang kanyang physical na katawan. Ngayon po, siya po ay ginagamit bilang mga bilang adult square member po. Ganun din po ang aking mga mahal na anak. Sila po, noon din po ay pinagpalang maging children square member at ganun din ang aking mahal na asawa. Nagiging volunteer po siya. Tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal, Panginoong Jesus, sa lahat-lahat po ng mabiyay at pagpapalang pinagkaloob niya. Ganun din po ang kapayapaan sa puso't isipan. Bangamat sa mga oras na ito, mga minamahal, tayo po mga Kristiyano, binigyan po ng kapayapaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan po ay napakalaking bagay, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan pa sa salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Purihan po ang ating pinakamahal.